Hello guys, welcome to our next tutorial. So dahil malapit na ang pasukan, so kailangan natin ng internet. So ngayon, ang problema, meron tayong mabagal na prepaid wifi. So kung maraming gumagamit sa inyong bahay, so mas lalo siyang babagal. So paano ang solusyon o paano natin pabibilisin ang inyong at home prepaid wifi? Makikita natin sa picture, so ito yung ating Globe at Home prepaid Wi-Fi TLT-T25. So bago ang lahat, alamin muna natin kung ano ba yung speed ng ating internet. Check natin sa speedtest.net. So check natin ulit kung ano ang ating speed. Okay, so meron tayong ping na 44 milliseconds. So, meron lang tayong 3. Okay, pumalo na siya ng 4. Ayan, 4.36 Mbps sa download. So, yun yung kanyang download speed and then sa upload speed naman, hindi pa umabot siya sa 1 Mbps guys. Okay, so meron lang tayong 53 Mbps sa ating upload speed. So, ito yung paraan para ma-check natin yung speed ng ating internet. So, next, paano na yung gagawin natin para mapabilis natin yung ating internet? So, medyo mabagal talaga siya dahil 4 Mbps lang yung download and 0.53 lang yung ating upload speed. Siyempre, mag-login muna tayo sa ating Wi-Fi. Okay, so, code is 192.168.254.54. So, ito yung default ng ating Globe at Home. So, kung makikita natin dito, so, ito yung login. So, dapat mag-login na tayo para ma-access natin yung settings ng ating prepaid Wi-Fi. Okay. So, username, so yung default username, kung hindi pa kayo nagpapalit, so user pa rin yun. And then, yung ating password ay at L0TE1E3. Okay. So, yun ay makikita nyo dun sa ilalim ng inyong Wi-Fi router modem. Okay, so login natin. Okay, so once na makalagin, ito yung makikita nyo sa inyong screen. Okay. So, punta tayo sa device settings. Okay, next. So, punta tayo sa advanced settings. So, dito natin papalitan yung ating frequency. So, click natin itong router. Okay, and then, dito tayo sa URL, tatanggalin natin yung router setting at papalitan natin ng frequency. Okay, and then, enter para ma-access natin yung frequency ng ating modem or Wi-Fi. Okay, so kung makikita natin dito, yung frequency locking natin ay nasa band 41. So, depende yan sa location ng signal ng itong Wi-Fi. So, pwede kayong magpalit dito at tingnan nyo kung alin yung pinakamabilis na band dun sa inyong connection. So, try natin yung band 28 since yung ating nauna ay band 41. So, band 28 yung ating test ngayon. Okay, so cancel natin ito or close natin yung band 41 and then i-apply ulit natin. Okay, so magre-restart ang ating network. So, okay lang natin yan. Wala kayong gagalawin kung hindi dito lang sa inyong computer. Okay, so once na na-restart, makikita nyo dito sa wireless broadband connection status kung magana na siya. Okay, so check natin dun ulit sa ating speed test kung nabago na ba yung speed ng ating internet. So, pipiliin lang natin dun sa tatlo kung alin yung pinakamabilis na band. Okay, so parang wala tayong talagang signal doon sa band 28. So, try natin dito sa band 3. So, tayo sa band 3.
then apply. Okay, so let us start the network. So yun guys, piliin lang natin kung alin yung may pinakamalakas na connection dun sa tatlong band na makikita natin dito sa frequency natin. Okay, so ayan, gumagana na yung wireless broadband connection status, means okay na ulit siya. So pwede na natin i-refresh itest.net. Okay, ayan natin, tingnan natin kung ano ang ating speed mula kanina sa 4 Mbps. So tingnan natin kung may nagbago ba sa speed ng ating internet. Okay, so kung makikita natin kanina guys, 4 Mbps lang yung ating download speed. Ngayon ay pumapalo na tayo sa 40 Mbps. So times 10 yung naging bilis ng ating internet dahil dun sa pagbabago natin ng frequency. So yan, siguro hindi na maglalag ang Google Meet at mga school, gawain sa school sa darating na pasukan. Okay, so kung 41 Mbps yung ating download speed and 15 Mbps na yung ating download speed. So, ito ay mabilis ng internet connection at hindi na kayo maglalag kahit mag-try kayong mag sabay-sabay na gumamit kung 2 to 3 or 4 devices pa. Okay. Sana ay may natutunan kayo guys. So, hanggang sa muli. Thank you.